Magandang araw po sa inyong lahat na mga kaibigan ko. Nandito naman po ngayon si Pedro Pinduco Marino Mugol. Ako po ay mag-arbis ng estivities sa araw na ito. Alam po ninyo, yung estivities po ay maganda po pang kulay sa ating niluluto, lalo na po sa adobong manok at saka adobong baboy. Ito po ay nakakawala po ng langsa. At saka ito po yung sweetest ay napakamahal po. Ay ang isang kilo po nito ay 150 pesos. So, kung meron po tayong tanim na sweetest, ay hindi po tayo talaga mawalan ng salapi kung tayo ay dumiskarte po sa dito sa bukid. Halimbawa, makakuha ka po ng isang kilo na sweetest ay 150 pesos na po. So, yung 150 pesos po na kinita natin sa estivity ay malaking bagay na po na maitutulong sa araw-araw natin na pamumuhay. At saka pamagitan po ng estivity ay marami po yung mga tao na nagkaroon po ng professional na anak dahil sa estivity nito. Kaya napaka mahalaga rin po itong pagtanim-tanim po ng estivity. Dahil napakasimple na po ang pagtanim nito. Minsan, tatanim lang po natin ito, sasaboy lang po natin sa mga area na bato-bato. Maghintay lang po tayo kung kailan magbunga yung ating estivity. Napakadali lang po at saka nakadali rin po harvest itong estivity po. Kaya para ka lang naglalaro. Kaya nakakuha na po ako ng 6 na sako ng ganito. Ito ay pang 7 na ito po. Kagaya po nito, yung area na ito po ay bato-bato. Ang ginawa ko po ay tinaniman ko po ng estriti para mapakinabangan naman po yung lupa na nakatiwangwang kaysa walang tanim po. So kung maging practical po tayo ay wala talaga pong imposible. Lalo na po sa mga huling kabataan sa ngayon, dapat ay kayo ay magtanim-tanim dahil napakalaga po yung estriti. Dahil ito ay malaking maitulong. Kung wala kayong alawas, mag-harvest po kayo ng estuwiti na inyong tanim, ay magkaroon po kayo ng alawas. Papasok, lalo na po sa pagpasok sa school. Para pakasimple po. Parang naglalaro lang tayo nito. Kagaya po nito, itong estuwiti. Ito po yung laman ng estuwiti. Ito yan, napakapula-pula. Maganda po pakulay sa ating mga nilulutong adobong baboy. O kaya yung adobong manok. Kahit na medyo busy po ako, pinagsikapan ko ito i-harvest yung aking produkto na estriti dahil mayroon naman balita na uulan na naman sa sunod na araw. Sayang naman po ito na pabayaan ko yung aking produkto, yung aking pinaghirapan. Kaya pinagsiyagaan ko po talaga ito na pitasin kahit na medyo mainit ang panahon. Sayang talaga po dahil ito ay produkto na. Kaya karamihan minsan sa atin na magsasaka ay tayo ay magtatanim pagka produkto na, parang pabayaan lang natin yung ating produkto. Ayan, minsan ay kailangan talaga natin na pagka tinanim natin talaga kailangan din natin alagaan hanggang tayo ay magkaroon ng produkto. Kaya sayang yung pagod natin na magtatanim tayo tapos pabayaan lang po natin yung at yung bunga ng ating mga tinanim. Dahil ito ay pira na po ito. Napakalaking pira na po ito dahil yung isang kilo po na estuwiti ay 150 pesos po. So kung may isang kilo po tayo, mayroon po tayong 150 pesos. So ang 150 pesos po ay napakalaking halaga na po sa
may tutulong sa araw-araw natin na pamumuhay. Kahit pambili lang po natin ng asin o bitsin o kaya ay tuyo. Ipakalaking bagay po. Kahit sa ibang bansa po ay meron na rin po gumagamit ito ng estivitis. Dahil yung estivitis po ay may dala na rin itong gamot. Ito po yung estivity. Yan. Bali, pang pitong sako na to itong aking nakuha ngayon. Kaya malaking bagay na ito maitulong sa akin ng aking produkto na estivity. Yan po. Magaya po ito yung area, bato-bato. Ang ginawa ko po ay tinaniman ko po ng estivities. Ayan, ito. At least, namikyos ko po yung bakanting lugar kaysa nakatiwangwang, wala po tayong kitain. Kaya yan. Maliban pa po sa estivity, tinaniman ko po ng suwa. Ang tawag naman sa amin dito ay kabugaw. Ganun lang po, kung maging practical po tayo, walang talaga imposible, di ba? Ayan po, ang bunga ng aking estivities. Ito po, nilagyan ko rin po itong kalamansi, yung itong area nito kahit na bato-bato, at least nagagamit ko. Kaya sa mga huling kabataan dyan, sana makita po ninyo yung aking video, ito'y nais ko lang i-share sa inyo na napakahalaga po talaga ang magtanim-tanim, dahil bukod pa na kumita pa kayo, mapasaya pa ang inyong magulang, at saka matutuwa po kayo na makikita po niyo inyong mga pananim. Gaya po nitong area na to, bato-bato, next year po ay aking itong tataniman ng estivities para hindi magsayang po yung mga bakanting lupa po kaysa nakatiwangwang. Ayan po yung itong area na to, yan medyo bato-bato po dito, kaya ang ginawa ko po ay tinaniman ko po ng estivities. Ito na po ngayon ang resulta. Yan, na-harvest ko na po. Kaya dito po sa bukid, kung tayo ay dumiskarte, hindi po tayo talaga mawalan ng kunting salapi. Basta gagamitan lang po natin ng apat na pamaraan, diskarte, sipag, tiyaga at sakripisyo, ay tiyak po ay may magandang kalalabas na. Dapat po sa bilang magsasaka, hindi lang po dapat na isang produkto lang po ang ating asahan. Hindi lang po sabi na palay o mais o niyog. Kailangan marami po tayong tanim, maraming opsyon po na pagkukunan po ng salapi. Halimbawa po, kung may na-apro ang kita natin sa isang produkto, sa isang tanim, ay doon po tayo babawi sa isang tanim. Yan po ang advantage po kung marami po tayong tanim sa ating bukid. Dahil marami po tayong pagkukunan po ng salapi. Dahil po yung buhay magsasaka ay parang suga lamang po ito, dahil minsan kumikita, minsan walang kita, minsan tabla-tabla lang. Kaya kahit na maranasan po natin yung gupit ng bagyo, patuloy pa rin tayo. Go-go lang po tayo hanggang makaya natin po. Yan, sinasabi po na pag may tinanim, may aanihin. Pag may tiyaga, may lalaga. Kaya dito po sa bukid ay kung dumiskarte po tayo, talaga naman ay hindi po tayo mawalan ng salapi. Kaya sa mga huling kabataan,
Nais ko lang ito na pinapakita sa inyo yung aking video na sana makita po ninyo, may makuha po kayong kunting aral sa akin dahil napakalaga po talaga ang magtanim-tanim sa bukid. Malaking bagay po ang may tulong sa atin sa araw-araw natin na pamumuhay. Kaya kung meron po kayong mga bakanting lupa dyan, kahit kunting lupain lang, kung inyong taniman, eh talagang meron po kayo talaga na aanihin. Ito ko, parang naglalaro lang po ako nito sa pagtatanim. O, tingnan po nyo ngayon ay ito. Ang paglalaro, parang laro lang sa pagtatanim po. Pero ngunit, malaking bagay na ito ang may tulong sa araw-araw namin na pamumuhay. Kaya mga kaibigan, paki-subscribe po nyo yung aking YouTube channel, Pedro Pinduco, Marinong Mamugon. At maraming salamat po sa pagsubaybay po nyo ng aking video. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat!